gaano kakahusay sa larangang iyong napiling pasukan. Sa palakasan, sa pag-arte, pagdiskubre ng mga bagong talento na magiging haligi ng industriya sa hinaharap. Halika't magbaliktano tayo sa kwento ng taong minsan ang naghatid ng karangalan sa bansa sa napaka-impresibong pagganap. Nalagay sa talaan ng mga pinakamahuhusay sa mundo na magpasa hanggang ngayon ay napaka-imposibleng matapatan. Ngunit nagmistulang kinalimutan lang kasabay ng paglipas ng panahon dahil mas nakilala siya sa ikalawang propesyong kanyang pinasukan. Ang kwento ni Luis Salvador Sr. o yung tinaguriang original na master showman, Merong Tulugan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Luis Salvador sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat sa pangalang Lou Salvador. Siya ay isinilang sa mag-asawang Spanish na tatay niya at German mestiza naman sa kanyang nanay noong ikapito ng Hulyo taong 1905. Sila ay tubong Tacloban sa Leyte. Bago pa man sa showbiz, si Lou Salvador ay nauna nang nagbigay ng karangalan dito sa bansa sa larangan ng palakasan. Sa edad na 17 anyos, nang una siyang makitaan ng galing sa basketball, hanggang sa naging player siya ng national team ng ating bansa. Sikat na sikat noong mga panahon na yun ang Far Eastern Games na isa sa pinakaunang international competition sa kasaysayan at ito ay nilalahukan ng 3 bansa lamang na Republic of China, Empire of Japan at Pilipinas. Isa lang ang basketball sa 8 sports na pinaglalabanan nila. 10 seasons lang ang itinagal ng palarong ito na ginaganap kada 2 taon dahil na rin sa pagputok ng digmaan. Sa 10 tournament na yon sa larangan ng basketball, 9 na beses na sungkit ng Pilipinas ang gintong medalya at isa ang silver. Ibig sabihin, noon pa lang dominante na talaga ng mga Pilipino ang larong basketball. Kaya't hindi na rin nakakapagtaka na halos ito lang ang sports na kinikilala ng karamihan sa atin. Taong 1921, tinalo ng China ang Pilipinas sa gold medal match at ito ang kaisa-isang talo natin noon. Ngunit pagsapit ng 1923 ng sumunod na season, napakatamis na paghihiganti ang ipinalasap ng Pilipinas laban sa China. Ang national team natin ay pinangunahan ni Lou Salvador na noon ay 18 anyos pa lamang. Siya ay nakapagtala ng nakakamanghang 116 points sa isang laro lamang. Record holder pa ito magpasa hanggang ngayon para sa pinakamaraming puntos na nagawa ng player sa isang international competition. Ayon pa kay Lou, ginagawa niyang praktisan ang medicine ball para masanay ng husto ang kanyang katawan at araw-araw siyang matyagang nag-iensayo sa YMCA compound sa Maynila at karamihan nga sa puntos na nagawa niya noon ay nagmula sa mid-range jumper dahil wala pa namang 3-point area noong mga panahon na yun. Taong 1924, naglaro naman siya sa Jose Rizal College Heavy Bombers sa NCAA at pinangunahan din niya ito patungo sa kampiyonato. Muli siyang naging bahagi ng Philippine team kung saan muli nilang naidepensa ang titulo laban sa China. Ngunit sa kasamaang palad nga, ang mga magkakaibigang bansa na ito ay sila-sila na ring naging magkakalaban noong sumiklab ang digmaan. Ang mga records ng mga laro ni Lou Salvador ay kasamang nawasak o di kaya ay nawala noong kasagsagan ng labanan sa Maynila. Pagkatapos ng Far Eastern Games noong 1925, nagsimula na siyang lumabas sa Bodaville na noong mga panahong yun naman ay siyang usong-uso dito sa bansa pagdating naman sa entertainment. Lumabas siya sa mga entablado gamit ang mga pangalang Chipipoy at Van Ludor. Pagkatapos ng digmaan, lalo pang kuminang ang pangalan ni Lou Salvador sa Bodaville. Ito ay matapos ng sunod-sunod nilang pagtatanghal para libangin ang napakaraming mga sundalo na nandito pa sa bansa. Ang kasikatan niya ring ito ang naging daan para mag-level up siya sa entablado.
Naging producer na rin siya at director at artista sa mga pelikula. Si Luis Salvador din ang tinaguri ang original na master showman bago pa man dumating si Kuya Germs. Ito ay dahil sa dami ng mga bagong talento na kanyang nadiskubre na karamihan ay naging mga haligi pa at alamat ng pinilakang tabing dito sa bansa. Ilan sa malalaking pangalan na nadiskubre niya ay sina Chiquito, Bentot, Katchupoy, Kanuplin, Pepe Pimentel, Jumedes Maturan, Eddie Peregrina, at napakarami pang iba. Na sinasabi ng karamihan na kung walang Luis Salvador Sr. ay wala ang mga komedyanteng ito. At lalong walang nagpatawa sa ating mga kabataan magpasa hanggang ngayon. Pagpasok ng dekada 50, lumabas na rin si Luis Salvador sa mga pelikula gaya ng Genghis Khan bilang aktor noong taong 1950, Barkada at Bad Boy bilang direktor noong taong 1957 at 58, Tiririt ng Ibon, The Masupil Brothers, at napakarami pang iba noong buong dekada 60. Siya na rin ang nagpasikat sa kanyang mga anak na sina Leroy at Luis Salvador Jr. dahil siya mismo ang nagdedirect sa pelikula ng mga ito. Bilang pagkilala sa kanyang legasiya, nagkaroon ng Luis Salvador Sr. Awards na ibinibigay naman sa mga natatanging artista na nagpapamalas ng angking galing sa pag-arte. Nang siya ay pumanaw sa edad na 67 taong gulang noong unang araw ng Marso taong 1973, nagmistulang isang malaking reunion ang kanyang pamilya at ayon na rin mismo kay Philip Salvador na isa sa kanyang mga anak, binilang nila silang lahat na magkakapatid at umabot silang lahat sa nakakalulang 102 piraso. Ito naman ay nagmula sa 48 mga nanay nila. Kaya't anong sinabi ng agimat ni Ramon Revilla na meron lamang 82 na anak? Tambak ng 20 kung sa basketball ang pag-uusapan. At ilan pa sa mga nakilalang anak ni Luis Salvador Sr. ay sina Luis Salvador Jr., Leroy Salvador, Philip Salvador, Mina Aragon, Ross Rival, Emil Salvador, at si Jumbo Salvador. Samantalang naging apo naman niya sina Jubel, Ethan, Annalaine, Ashton, at Maha Salvador. At ang angkan ng mga Salvador ay patuloy na namamayagpag sa industriya ng pinilakang tabing magpasa hanggang ngayon. Gaano ka nga ba kagaling sa talentong iyong tinataglay? Is player ka rin ba na kayang magdumina sa lahat ng klase ng labanan? Ikaw kaibigan, naka-score ka na ba? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!